Hey, magandang araw po. Si Katunying po ito. Kumusta po kayo? Mabilisan lang to ha. At ako ay may pupuntahan. Gusto ko lang pong makapaghuntahan sa inyo ng mabilis. Ito po si Katunying Anthony Taberna. Nagulat ng live mula dito sa Quezon City. Okay ba kayo dyan? Wherever you go, I miss you. And wherever you are, I know you are happy. Dahil kampiyon sa Asia ang ating Gilas Pilipinas basketball team. Kahuntahan ba ang hanap nyo sa araw-araw? Aba, nandito lang ako. Mga current happenings, i-update kita dyan. Samahan nyo ako sa ating daily live stream. Mapakapihan, kainan at sa bigla ang yayaan, sagot ko na ang kwentuhan. Dito lang yan sa pinakamabagal at pinakaboring na programa sa balat ng social media, Uncut Tunying. Hello po, alam ko na katulad ko ay masaya din po kayo dahil sa marami po sa inyo ay basketball fans. Ayan. Basketball aficionado, sabi nga nila. Nag-champion po ang Gilas Pilipinas sa Asian Games matapos po nilang pataubin ang powerhouse na kupunan ng Jordan. Kagabi po, sa score na 70-60. Salamat sa mga magagaling na manlalaro at pangunahin na po dyan ang ating naturalized player na si Justin Brownlee. Pero kagabi ay hindi lang si Justin Brownlee ang talagang naging mitsa ng lahat. Pati yung iba na rin mga players, kasama po dyan ang ating mga local players na naglalaro din sa PBA. Congratulations, Gilas Pilipinas! At siyempre sa coach, at ang ikinasaya ko dito kay coach sa Team Cone, alam niyo po mga kababayan ay kung ano, nung inaawit po yung national anthem, nakikita ko na siya ay umaawit din. Opo, si Coach Tim Cone ay kasama pong umaawit ng ating pambansang awit ang Lupang Hinirang. Nung pong nag-uumpisa, bago mag-umpisa yung laro at nung tinataas na ang bandila ng Pilipinas. Ano po, mga kababayan? Si Coach Tim Cone ay dumating sa Pilipinas noong 1989. Ibig sabihin, 34 years na po siya dito sa ating bansa. Bilang coach at nakakatuwa dahil ang kanya pong kwant kasi itong taon to kahit na Amerikano may makikita mo sa kanya yung ugaling Pilipino yung ugaling Pilipino na well karamihan sa mga Pilipino hindi mayabang, may mayabang pero marami naman ay mapagpakumbaba. Ano po, unang-una sa kasuotan lang hindi ba? Hindi niya iniintindi yung kasuotan niya kapag lalaban. Ang iniintindi niya, yung kuponan niya. Ay, kita niyo naman yung suot niya. T-shirt, yung may kuhelyo, tapos may Pilipinas dito. Hindi ba? Kulay blue kagabi. Kaya, well, marami sa ating mga kababayan, hindi pa rin makaget over kay Coach Chot Reyes. Nagpapasalamat po kami kay Coach Chot Reyes dahil kung hindi sa inyo ay hindi mananalo ang Gilas Pilipinas. Kundi daw sa kanyang pagre-resign bilang coach ng Gilas Pilipinas. Siyempre, wag na. Kayo naman, panalo na nga Anyway, ang isa pong dahilan kung ba tayo nakita-kita ngayon sapagkat alam niyo naman po ako at kilala niyo po ako, nais ko po lagi na maging advocate ng mga wastong impormasyon dito po sa social media, mga kababayan. Well, hindi lang sa social media, pati po sa mainstream media. Ano? Kasi po, tayo ay pag kami nakita na isang bagay, ay tuwan-tuwa tayong pinapalaganap kahit na hindi pa naman natin nakikita yung kabuuan ng istorya. Halimbawa na lang po, mga kababayan, ang may kinalaman po dito sa
Hindi naman pagpapasara, alam niyo yung terminong ipinasara yung Commonwealth Avenue, I think that's exaggeration eh, no? Pinahinto yung traffic. Pinahinto yung traffic, pero hindi po ipinasara. May pagkakataon naman talagang ganun. Ang totoo po nun, maayos nga yung pagkakapasara ng pulis. Eh. Panoorin nga natin ito, mga kababayan. Panoorin lang po natin. Ito pong isang video na lumagana po noong isang araw na isa po sa naging dahilan kung bakit nakatakot-takot na pag-aglahe, pag-iinsulto, pagtotongayaw kay VP Sara Duterte, sapagkat galing sa source na supposedly ay official source. Pagkagaling kay Congressman Teddy Casinio, well, si Congressman Casinio bilang isang dating kongresista, eh kahit pa paano, may sinasabi nating may credibility po yan, di ba? Kahit pa paano, pag siya po ang nag-post. Kaya lang, nung siya ay nag-post, mukhang ginamit nga po ng mainstream media at ang kinukot si Congressman Teddy Casinio. Andito po yung video na inilabas po noong pong isang araw, mga kababayan. Ito po, panoorin nga po natin itong video na to. Dali lang po ah. Hindi ko makita. Ayun. Boss, ano po? Ano po reason? Sino po ito? Sino? VP Sara. So sinara niyo yung Commonwealth para duman si VP Sara. Dadaan lang po, dadaan lang ko, cross lang po, cross lang po. Wow. Cross lang po siya, saglit lang po. Kocross si VP Sara, sinara niyo yung Commonwealth. Saglit lang po. All right, sige. Kocross si VP Sara. Si VP Sara, tatawid, kaya tumigil muna tayo. Tigil muna tayo, dahil tatawid si VP Sara, ha? Ingat lang. Wala pong magagalit. Si VP Sara po, tatawid lang. Dali na po, ha? Understanding lang po, tatawid daw si VP Sara. Alright. Kababayan, napansin niyo po ba yan? Ano? Alam niyo, unang-una, nung sinabi ng pulis na VP, hindi naman sinabing VP Sara. Sino ba nagsasabi na VP Sara? Yung pong mama na naririnig yung nagsasasalita doon. Actually, iniisip ko, baka isa siya sa mga motorista na nainis doon. Nung narinig niya yung VP, sabi niya, VP Sara, sabi niya ganun. Eh, yung police naman, palibasa, may kausap sa telepono, hindi naman niya sinabing VP Sara eh. Sabi niya, basta may kausap siya sa madaling salita, mga kababayan. Eh, ayun. Alam nyo naman, G na G ang marami ngayon, especially ang mga nasa kaliwang grupo kay VP Sara Duterte. Alam nyo naman ang dahilan tungkol pa sa confidential fund. But that's another matter, ano? Yung tungkol po sa issue ng confidential fund, ako mismo ay meron po akong question doon. Again, that's another story and we will discuss that in another occasion, ano po. Pero dito, mga kababayan, maliwanag na yung uploader ay nag-i-instigate ng isang klase ng pagkagalit. Nag-mimitsa siya na ang mga tao ay magalit kay VP Sara. Ano po, mga kababayan? So, in-upload po yan. Kinary po ni Congressman Teddy Casinio and he uploaded it himself. At, well, lumaganap. Sabi ko nga po sa inyo, ito po ay binitbit din kahit na ng mainstream media in order to pin VP Sara Duterte down is on this particular issue. Eh, isipin mo, ang gamit ng salita, isinara yung Commonwealth Avenue. Eh, sino ba naman hindi magagalit kung ikaw ay magagalitin, di po ba, mga kababayan? Isinara daw po yung Commonwealth Avenue. But again, just to set the record straight, tayo po mga kababayan ay nakakaranas din po every now and then ng ganyang klase po ng pagpigil sa trapiko kung ano man dahilan. Pero hindi po isinara yung kalsada. Eh baka balikan ko pa nga si na Congressman Teddy Casinio, mabuti pa nga kayo eh.
nangaharang ng mga tao sa kalsada eh. Oh. Hindi po ba, Congressman Teddy Casino? Kaibigan naman natin si Congressman Teddy Casino. Pero ang sinasabi ko, yung po nangyari na yon, hindi po isinaray kalsada. Pinigilan daloy ng trapiko for a particular moment. Ang sabi nga po ng pulis dyan, 2 minuto yan eh. So meron po talaga mga kababayan na ganung mga pangyayari. Halimbawa, ito, to be specific, nung dumating dito si Pope John Paul II, hindi ba? Ano po ang ginawa? May mga pinipigil na trapiko, may mga dinadivert na mga... Kasi VIP unit, tanggapin natin ang totoo. Well, assuming nga ni si VP Sara Duterte yon, mga kababayan. Assuming na si VP Sara Duterte yon. VP nga yun eh. VP nga yun. Si Pangulong Bongbong Marcos. Pangulo nga yun eh. Pagka siguro natin na nyo, nabalitaan nyo kung paano nila ng PSG o ng Secret Service, pinoprotektahan ang kanilang presidente o ang kanilang vice-presidente o ang kanilang House Speaker for that matter, iba. Iba po. Ang kanilang State Secretary. Hindi po ba? Iba talaga. May mga ganun po talaga eh. Huwag na tayong magpaking-pakingan doon. Huwag na tayong magmagaling doon, mga kababayan. Talaga pong may mga ganon na pagkakataon. Ito, ang problema doon sa uploader, hindi nga sinabi ng pulis na yung pangalang Sara eh. VP lang ang sabi niya. Ano po? Kung sumagot man siya ng VP Sara o hindi naman niya actually diniretso yung VP Sara eh. Ang nagsabi lang yung uploader. O, di in-upload na nila. Minura na ng maraming mga tao. Si VP Sara, abusado, keso ganon, keso ganyan. Hindi po ba, mga kababayan? Kamukat-mukat mo, hindi naman pala si VP Sara. Hindi pala si VP Sara yun. Hindi pala si VP, dahil nasa Mindanao. Si VP Sara, mga kababayan. So ayan, napatunayan na hindi si VP Sara yan. Di ba, natural naman sa atin, pag nagkakamali tayo, ugaling Pilipino, pag nagkamali, sorry na. Di po ba? Ganun ang ginagawa natin, magsosorry tayo, natural na ugali po yan eh. Wala pong masama, bakit? Nakakabawas ba ng pagkalalaki yung pag-sorry? Mga kababayan, hindi po. Lalo na nga kung meron kang pagkakamali. Walang masamang mag-sorry kung meron kang pagkakamali. Ano po, mga kababayan? Magso-sorry ba si Congressman Teddy Casino? Tinatanong po natin yan kay Lakay Deo Macalma kahapon. Narito po ang bahagi po ng interview ni Deo Macalma sa Damdaming Bayan. Ayan, hindi daw po ba kayo magsosorry kay Vice President Sara Duterte dito sa Asia dahil napatunayan na hindi pala si Inday yun, si Vice President? Ang kailangan siguro mag-sorry yung pulis eh. Kasi ay, yung pulis. Siya yung nagsabi na si VP Duterte ang dadaan. At kailangan siguro malaman natin. Mm-hmm. At importante, sino ba itong VIP na ito? Ayan, ayan. Yan ang sinasabi ko. Hindi ba, ano ba naman yung sabihin na, VP Sara, sorry, hindi pala ikaw yun. Nakakabawas ba ng kagwapuhan yun, Congressman Teddy Casino? Hindi naman po siguro, no? Alam niyo, si Congressman Teddy Casino, kaibigan din po natin yan. At in fact, nung nagko-cover ako sa Kongreso, ay isa po sa mga news sources po natin yan. Mabait pong kasama ito si Congressman Teddy Casino. Pero this time around, Congressman Teddy, wala akong makita para ipagkait mo pa sa ating mga kababayan, yung simpleng okay, VP Sara, yung simpleng sorry. Hindi nyo ba mabitawan yon? Galit ba kayo? Galit ba kayo? Huwag na kayo magalit. Alam nyo, ang bihirang patis. Ayun nga, nangyari na yan. Nagpakalat pa kayo. Hindi man ikaw yung original uploader, nagpalaganap kayo ng misinformation, paano ngayon yan? Ko na rin kayo, naging bihikulo na rin kayo ng misinformation.
Hindi po ba? Ang dali naman yun eh. Uulitin ko lang sa isang natural, sa natural nating mga Pilipino, kapag ka nagkamali ka, di ba, boss, pasensya na ha. Di, akala ko kasi ikaw talaga yun, sabi ng pulis eh. Pasensya na. Ang dali naman bitawan nun eh. Ano sabi niya? Hindi, dapat yung pulis ang mag-sorry. Anak ko nang, eh kung binasa nyo, kung pinakinggan nyo nga mabuti yung video eh, hindi nga yung pulis ang nagsabing VP Sara, hindi nga yung sinabi, malay mo na, VP ng bangko yung sinabi niya, o baka VP ng Toda, o ng Tricycle Opera. Hindi naman sinabing VP Sara. Ang nagsabing VP Sara, yung kachokaran ninyo, ano po, yung kachokaran po ninyo, mga kababayan. Yun nila akong Teddy. Saka yung iba pa. Ako po ay kaya ko tinatalakay ito, yung sapagkat magalit na kayo sa akin. Hindi po kasi ako sasang-ayon na kung ano lang yung makita natin, yun na yun. Kung ano lang marinig natin, yun na yun. Subukan nating magpanggap na journalist, kayo pala, na mag-check, double-check, ang tawag po doon ay pag-verify. Ano po, mga kababayan? E ngayon, sabi po ng pulis, ay tukoy na nila kung sino yung uploader. Tukoy na po nila yung original uploader, yung pong taong yun. Actually, ano ba ginagawa niya ron eh, di ba? Natukoy na po nila at nakita po nila sa mga social media nito, post nito, na talagang medyo mainit ang dugo nila kay VP Sara. Eh, ala naman tayong problema doon. Kung mainit ang dugo nyo kay VP Sara, eh malamang mainit din naman ang dugo ni VP Sara sa inyo, mga kababayan. Ano po? Opo, ganun po yun. Bihirang pati siya. Kabagis, kung sino ka mang nag-upload, mukhang may problema ka. Ang sabi ng pulis, kakasuhan ka daw. Oo. Parang unjust vexation in relation to cyber libel o cyber anti-cyber crime law. Ano po, mga kababayan? Kuni, for once, pwede ba tayong maging objective ba? Yung, basta wag yung puro galit ang ating pairalin. Hindi maganda eh. Nagtutulak pa tayo ng pagkasukulam sa ating mga kababayan. Ano po? Uulitin ko lang, ano? Hindi naman natin alam kung sino yung VIP na dumaan na yon. Pero, wag tayong magkunwari. Talagang may mga VIP. Opo. Hindi po ako VIP at ayoko naman maging VIP. Pero meron talagang VIP. Ano po? Meron talagang VIP. And of course, kahit na minsan sumasama loob natin, wag lang yung kakalampagin yung sasakyan ko, ha? Halimbawa, may hagad na ganyan, kakalampagin kayo, nakakagalit talaga yun. Pero yung pinatigil ka ng pulis, sabi ng pulis, dali lang po, may dadaan lang po. Mabait tayo mga Pilipino eh. Mabait tayo, padadaanin natin yun. Siguro, importanteng tao yung kaya siya VIP. Baka importante yung pupuntahan niya. O kaya, importante rin naman tayo. Huwag niyo sabihin hindi tayo importante. Pero, kaya nga siya tinawag na VIP. Ano po mga kababayan? At nangyayari po yun, hindi lang dito, pati sa ibang mga bansa. Alam natin yun, huwag na tayo magkunwari. Manood kayo kay drama. Manood kayo kay drama, makikita nyo na talagang may ganun. May ganun po, mga kababayan. G na G kayo kay VIP Sara. G na G. G, G, G. O sige, presidente na si Tulpo. Huwag na si G, VIP Sara. Si Tulpo na lang. Si Rapi Tulpo na lang, presidente. Rapi Tulpo for president. Oh. Anyway, maraming salamat po sa inyo, mga kababayan. Yung pulis po na na-relieve na niya sa pwesto, na-relieve na po yun sa pwesto. Ang totoo nun eh, kapag ulitin ko, kapag ka pinag-aralan mabuti yung video na yon, ang pagkakamali lang siguro ng pulis, actually mabait niya yung pulis eh. Ang totoo nun, di naman niya obligasyong sumagot dun sa kung sino mang nagbibideo na yun eh. Hindi naman niya obligasyon, pero sumagot pa rin siya. Sandali lang po. Sabi niya, opo, sandali lang po, tatawid lang po. Hindi ba?
Mabait pa nga yung pulis eh. Kaya lang, eh, ganun talaga mamang pulis eh. Ikaw yung pulis. Ikaw yung dapat mapagalitan. Ikaw mapagalitan dun. Basta, Rapi Tulfo for president. Rapi Tulfo for president. Pambira, ano. Pakita ko nga sa inyo kung paano maging presidente yung ating idol, si idol Rapi Tulfo. Pakita natin si idol Rapi Tulfo. Last na to, ha? Last 2 minutes na to, mga kababayan. Last 2 minutes. Ito po. Meron pong hearing. Kasi makakatuwa pa lang, i-type nyo po sa YouTube nyo, yung Senate hearing, mga Senate committee hearing, marami kayong mapupulot at makikita nyo kung gaano kagagaling yung ating mga senador. Ano po? Senator Rafi, hello! Meron po silang itong Senado, Committee on Games and Amusement, September 27, may inimbita po sila. Galit na galit si Senator Rafi Tulfo. Hearing po ito. Saan ka nakakitang hearing na ayaw makinig? Sa ka nakakita ng hearing na ang gusto niya, siya lang nagsasalita? Sa ka nakakita ng hearing na nangumbida ng resource persons, ang tingin niya sa resource person, akusado? Eh, yun po, si Idol Rapi Tulfo. Idol, bata mo ako. Minuminuto. Ito po, pakita ko sa inyo kung gaano kagaling itong ating minamahal na idol. Meron po siyang bisita. Mga abogado po ito eh. Ano po? Mga abogado po ito. Abogado ng PCSO. Napanood ko po ito eh. Pero portion lang to, sa ibang pagkakataon talakayin natin. And dito po yung maikli lang po ito. Source, eventually you will yung STL ipipace out nyo. No, kahit na anong iling mo iha, mag-iling ka na hanggang gusto mo. Okay? Hanggang gawin mo trompo yung ulo mo sa kailing, mayroon ako reliable source na eventually... If that is how you treat your guest, I would rather not be your guest. I would rather to not be your guest. Kung pwede lang na wag na talaga akong pumunta sa hearing mo, hindi na ako pupunta kung ganito. Saka nakakita, umiling yung kwan, umiling, siyempre, hindi siguro na sumasang-ayon yung abogada na to dun sa sinasabi ni Senator Rafi Tulfo. Dahil nagpatawag ka ng hearing, meron ka na palang konklusyon. Eh, ba't ka pa nagpatawag ng hearing? Pinatawag mo ba yung mga tao na yun para ipahiya mo at sabihin mong magaling ka, Senator Rafi? Hindi po yata ganun yung napapanood ko nung ako yung nagko-cover sa Senado. Matagal na po akong cover. Ang mga kas na kino-cover kayo, mga Blas Ople, mga Raul Rocco, mga Franklin Drilon, mga Biason, Senator Pong Biason. Sila po yun. Tapos, ganito na bang mag-hearing ang Senado? Source, eventually you will, yung STL ipipace out nyo. No, kahit na anong iling mo iha, mag-iling ka na hanggang gusto mo. Okay? Hanggang gawin mo trompo yung ulo mo sa kailing, mayroon ako reliable source na eventually... Ay, nako, buhay ko, mga kaibigan. Oo. Grabe, mga kababayan. Galing, galing po mga kababayan. Sobra. Pagka ganito po ang Senado natin at marami pang gumaya kay Senator Rafi Tulfo, sabi nga po ng mga Inglesero, we are going to the dogs. O paano? Babay na. At yung Senate hearing, ayaw namang makinig ng ni Senator Rafi Tulfo sa Senate hearing. Dapat ang tawag dun sa Senate hearing ay Senate talking ng senador. Hindi na hearing. Anyway, bye-bye. Happy weekend. Woohoo! Ingat po kayo mga kababayan. I love you 3 times. Hadi. Dito na tayo ay katunyin. Dito mo mapapanood yung mga kakaiba na di mo ba nakita. Tune in na tayo ay katunyin. May YouTube channel na yung tao. Kita mo lang dati sa balita.
sumusubaybay. Halika na makinig, bago na balita. May bagong labas, yung taong napapanood mo lang dati sa balita. Anthony Taberna, oo siya, wala nang duda. Katunyong siya kung tawagin, malamang ay kilala mo din siya. Mabait siya kung sa mabait lang, di ba din nasa gitna lang. Lahat pinapakinggan, tama o mali, walang pinapanigan. Tao na walang itinatago sa sarili, marunong makasama, napakahusay mo. Kaya gumawa kami ng ganto, para ilathala ang buhay mo. Simpleng tao na nanggaling sa doos, siya na kung magmahal na ko lubos. Mabagal man ang mga kwento tagos, naman sa puso kasama ang Diyos. Kaya lahat tara na makinig, abangan ang bagong parating. Mga kwentong magaling, makitune in na tayo kay Katunyeng. Dito na tayo ay Katunyeng. Dito mo mapapanood yung mga kakaiba na di mo pa nakita. Dito na tayo ay Katunyeng. May YouTube channel na yung taong nakikita mo lang dati sa balita. Tune in na tayo ay Katunyeng. Lahat ang mga debate totoo, mga saloobin ng mga tao. Tune in na tayo ay Katunyeng. Natin sa TV, napakinggan na natin sa radyo. Ngayon sa online, mapapanood na natin siya o di ba panalo. Ang daddy, ang be, ang bikong ng everyone. Kinaaaliwan, kinababaliwan. Nalibo-libo niyang taga, suporta isan ako dyan. Mga ate at kuya, nanay at tatay, lolo at lola, batang kapatid. Alam nyo ba na pwede sa lahat ang bawat aral niya na pinapahatid? Pinababatid niya na lahat ay may karapatan o pasabihin ng mga saloobin niya. Di man magkasundo, ay naku po, magkasama sa isang banda. Magkakapatid, solid mga Pinoy, nandito ka man o wala. Nasa Pinas ka man o nakikipagsapalaran ka sa ibang bansa. Meron ka man o wala, mayaman do ka, para sa kanya ayos ka. Pantayan tingin niya si Katunyeng, mahal na mahal niya ang masa. Inahabangan ka palagi, sabi ka ko sa bagong kwento. May aral na naman akong mapupulot, upang ibahagi ko. Kaya lahat tara na makinig, abangan ang bagong parating. Mga kwentong magaling, makitune in na tayo kay Katunyeng. Dito na tayo ay Katunyeng. Dito mo mapapanood yung mga kakaiba na di mo pa nakita. Dito na tayo ay Katunyeng. May YouTube channel na yung taong nakikita mo lang dati sa balita. Tune in na tayo ay Katunyeng. Lahat ang mga debate totoo, mga saloobin ng mga tao. Tune in na tayo ay Katunyeng. Tayo ay Katunyeng. Lahat ang mga debate totoo, mga saloobin ng mga tao. Tune in na tayo ay Katunyeng.